Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video, ayan, one week na naman ako hindi nakapag-upload ng aking makeup vlog. At sa video na to guys, meron isang kaibigan ko na nag-request sa akin na kung pwede ko daw gayahin si Andrea Brillantes. Ayan, nabubulol ako. Andrea Brillantes. So ayan, gagayahin ko daw si Andrea Brillantes. I try my best ulit para ma-achieve natin yung look na ito. So bagong lahat guys, meron akong ipapakita sa inyo at meron akong nabiling ito, papakita ko yung bagong wig. Ayan. So ito, nabili ko to guys sa Divisoria. So buwi-bili ako yun sa Divisoria kasi much better kasi, para sa akin ha, much better kasi na makikita ko yung item bago ko bilhin kaysa yung sa mga online shop, yung sa Shopee o sa Lazada, kasi hindi mo siya ano, hindi mo siya makikita yung quality at saka hindi mo makikita yung itsura mismo ng item. So ito, meron akong bagong nabiling wig dito sa Divisoria. Ayan. So ito, kulay black. Ayan. So may net pa siya dito. So ito siya. Ayan. Para nakapulupot pa siya. So ayan, ito yung gagamitin ko sa aking transformation ngayon sa akay Andrea Brillantes. Nabubulol talaga ako guys. Okay, ayan, at sana guys napanood nyo pala yung aking room tour sa aking previous vlog. So ayan, panoorin nyo guys at supportahan yung aking mga videos. Parang awa nyo na please. Gagamitin ko to ngayon sa aking transformation. At ayan, so kulay black siya. So, kung napanood nyo doon sa aking previous vlog, sa aking room tour, pinakita ko doon yung collection ng aking wig doon sa aking loob ng closet. Doon ko siya nilalagay kasi nilalamok siya guys pag nasa labas ng closet. Pag nandito sa aking kwarto, nilalamok siya. Dumadapo yung mga lamok ko dito, parang doon sila nag-i-stay. So, may kukwento pala ako guys sa inyo, saglit lang to. Meron kasing ano sa akin, yung parang may nagko-comment kasi sa mga videos ko. Na parang, ewan ko kung basher siya or, pero parang in-stock ko na siya eh, na parang siguro parang dami account niya lang, tapos parang pang-bash siya lang talaga sa akin. May mga comment kasi siyang syempre, hindi maganda, parang ganun. Parang sinasabi niya doon na minsan magko-comment siya doon na parang puti daw ng foundation ko, tapos hindi naman daw kamukha yung mga transformation ko, ganyan. Okay lang naman yung ganyan-ganyan, pero kasi dapat kasi bago ka mang-bash, tingnan mo din yung sarili mo kung marunong ka, 'di ba? Marunong ko nang ginagawa ko. Tapos sabi niya pa doon kung magaling daw ako mag-review, wag na lang daw mag-review ng mga items o ng mga product. Dapat mag-review na lang daw ako ng mga product, parang ganoon, wag na daw ako mag-makeup. Sabi ko, hindi ko alam kung inaano ko ba siya. Hindi ko alam kung ano, may galit ka ba sa akin? Parang ganun. Alam nyo guys, ano, para sa akin na dati, nahirapan din ako mag-makeup. Pero sa ngayon, madali na sa akin yung pag-makeup guys. Yung pinakamahirap lang kasi sa akin ngayon is yung mag-transform ako ng gagayahin kong personality or yung gagayahin kong tao. Madali lang mag-makeup para sa akin sa ngayon. Diba, meron nga dyan magagaling mag-makeup. Hindi nga sila gumagaya ng mga, yung mga professional makeup artist nga dyan. Magagaling mag-makeup pero hindi naman sila gumagaya ng mga celebrities. So may mga mukha na kung sinong gusto nilang gayahin, 'di ba? Makeup lang sila ng makeup pero hindi sila nang gagaya ng tao ng transformation ng ibang mukha. So mahirap, mahirap talaga guys sa totoo lang, mahirap mag-transform para sa akin. Madali mag-makeup para sa akin. Pero ang mahirap sa akin is yung mag-transform yung mga gaya ng tao. So yun lang naman, so kung okay lang naman, hindi naman ako ano dun sa mga bashers na yan, yung nagko-comment sa aking mga vlog. Okay lang naman, hinahayaan ko na nga lang eh. Yung mga bashers na katulad mo, dumami pa kayo. So yun guys, simulan na natin yung transformation natin kay Andrea Brillantes. At tumatagal na yung oras ko sa kakadaldal dito. So yun, simulan natin yung video guys. So I'm gonna use this Lux Organic Skin Mattifying Mist for my primer. Ayan, ang tagal ko na naman guys, hindi nakapag-makeup. Gusto ko talaga to guys kasi ang bango niya. So magpa-primer muna tayo dito. Ayan, sana napanood nyo guys yung aking room tour sa aking previous vlog. So
So ayan, at gagamitin ko tong Pro Conceal ng LA Girl. Ito yung green concealer nila. So maglalagay ako dito para matanggal, para makorekto ano natin, yung bigote ko dito. Gamitin ko itong Nichido na final powder yung shade Creamy Glow. So, tapos kukunin ko to guys yung aking BYS na matte foundation. At haluan ko lang siya nitong medyo dark na color ng Nichido na foundation. Kasi merong nagsabi sa akin na maputi daw yung foundation ko. So ayan, nahaluan natin siya ngayon. Yung Careline na brow liner para sa kilay. Pakapalan ko lang konti yung kilay ko kasi makapal yung kilay ni Andrea. Ganyan. Kuha lang tayo guys ng konting concealer. Linisin lang natin yung kalat. Tapos kuha tayo ng brush. After nyan guys, is gagamitin ko tong Glam Skin Manila brush. Sino ka dyan? Ito. Ito. Kukunin ko to guys yung aking eyelashes na to. Nagamit ko na to guys eh. So ano natin, suot natin ulit. So ayun, maglalagay tayo muna ng ganito guys kasi umakalat yung buhok. Gagamitin ko to guys yung shade na to, yung Hush, para sa ating blush on. Shade na Letty para sa kanyang ilong. So gagamitin ko tong Ever Belena na matte lip liner. So guguhit muna tayo guys ng lips. So, yung matte lipstick ng Ever Belena in shade Caramello. Ano ko tong shade na Linger. Itong Careline na powder. So ayun guys, tapos na ako sa aking makeup at babalikan ko kayo sa ating final look. You are the violence. The violence pulled me down. The silence that makes me drown.
Brillantes inspired makeup look for today. So kung nagustuhan niyo yung video na to guys, don't forget to like and share this video, and don't forget also to subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching this video, and see you again on my next vlog.